Dito sa baba ng bulkang Matutom ng Pulumulok, South Cotabato, merong napaka-responsableng tatay dito. Pagkatapos niya maghatid sa kanyang mag-ina, piniprepare niya na ang pagkain ng kanyang mga manok. Ang kanyang manukan ay katabi lang po ng kanyang bahay. Nag-aalaga siya dati ng aso at ngayon pinalit niya sa mga manok. Tama ang kanyang desisyon at ngayon kasama niya palagi ang kanyang pamilya. Pakinggan natin ang kwento ng isang mabuting ama. 2 hours a day lang nagtatrabaho pero kayang-kayang buhayin ang kanyang pamilya, si Sir MacDongs. Honda ADV 160. Hi mga ka-native, welcome sa aking munting backyard. Itong 200 square meter na ito, hindi po ito sa akin. Hiniram ko lang po ito sa kapitbahay ko. Dati akong breeder ng aso, tapos gusto ko magmanok. So naghanap ako ng kaswap. Husky yung na-offer ko, kaya nagkaroon agad ako ng 40 na manok. Ang price ngayon ng Decal Brown, nasa 2.5 yung row at nasa 1.5 naman yung hens. Sa 40 na nakuha kong manok, yung breed nun, Brahma, Decal Brown, at Shamo. Pero yung Brahma, binenta ko dahil para sa akin, kung pang negosyo lang, mas the best yung Shamo at itong mga Decal Brown. Ngayon, meron na tayong 18 hens at 3 rooster, pero yung isa pinahinga ko una dahil rest day daw niya. Sa pagkain naman nila, ang ginagamit ko ay Integra 4, corn grits at duck layer. Para naman makatipid ako sa mga pagkain nila, nagbibigay rin ako ng Madre de Agua gaya nito at Malunggay leaves. Sa 18 na inahin, ang pinakamababang nakolekta ko dito na itlog is 8. At ang yung pinakamataas naman, silang lahat, 18 eggs. Yung average sa atin dito na makukolekta na itlog per week is nasa 3 to 4 trays. Sa mga itlog naman ng Decal Brown natin, nagbibenta rin ako ng fertile eggs, 600 per tray. Sa mga sisiw naman natin, nagbibenta rin tayo. Nasa 100 pesos ang 3 days to 1 week old. Ito naman ang aking mga Shamu na breeders. Ang benta ko naman sa mga sisiw nila, nasa 1.5 per month. Ang nagasto ko naman dito sa pabahay at pabakod ko, nasa 35 to 38,000. Kasali na po doon yung labor. Wala kaming kontrata, pero parang nagbibigay ako ng parang share niya rin. Ito yung mga native natin na hens, naglilimlim. Yung mga roosters natin dito, meron tayong mga Huluano, meron tayong Shamo, at meron tayong mga upgraded. Meron din tayong konting mga hybrids dito. Ito naman yung pabahay ng mga upgraded native chicken natin. About naman sa sisiw nila, nasa 80 pesos, 3 days to 1 week old. Hindi po kayo magsisisi dahil sobrang laki po ng mga roosters natin dito. Sa isang araw, 2 oras lang po ako nagtatrabaho dito. Yung population ng ating mga manok ay nasa 55 to 60 heads. Ang nagagasto ko naman dito sa mga pagkain nila nasa 2 kilos per day. Yung nauubos ko sa kanilang lahat nasa 68 pesos per day lang. Dito sa pagmamanok, ang number one problema ko lang dito ay yung masamang panahon. Dahil kung merong nagkakasakit sa kanila, diretso agad sa kawali. Dito sa pagmamanok, may kita talaga pero depende pa rin sa pagdidiskarte mo. Nag-harvest tayo dito ng itlog once a day lang kasi hindi naman din masyadong marami yung manok natin. Ngayong araw na ito, meron tayong 11 eggs na Decal Brown egg. Ito yung binigay natin kanina. Minsan sa 2 kilo, hindi pa nga nila nauubos. Pero mauubos nila to bukas ng umaga na. Kapag hapon na, umuwi na po sila sa kanilang bahay. Tapos kapag malakas naman po yung ulan, hindi ko na po sila pinalalabas. Ito yung ginagamit na painuman ko nila dahil matibay at hindi madaling madumihan. Kung magtatanong kayo kung mabaho ang pagmamanok, wala pong baho ang pagmamanok pag naglalagay po kayo ng mga organic kagaya ng dahon at corn grits sa pagkain nyo. Ang pinaka nakakapagod na part dito sa pagmamanok ay yung may magkasakit ka na manok kasi yung time mo halos doon na lang sa kanya, gagamutin mo siya palagi. Yung pinaka best part naman dito sa pagmamanok dahil dito nakapokus na ako sa kanila, higit sa lahat, nabibigay ko na ang tamang oras para sa pamilya ko. Ito yung aking incubator, nabili ko po ito siya sa halagang 12,000 pesos. At hindi ko po mabuksan dahil punong-puno po siya, baka madistorbo. Dito naman yung ating brooding station, dito nagsistay yung ating mga sisiw. Ang masasabi ko lang sa magmamanok pa lang at nagmamanok na is, mahalin lang po talaga natin yung mamanok natin at susuklian po talaga tayo.
Ngayon, nag-iipon na po si Sir para makabili ng kanyang sariling lupa. Ang katabi ng lote na ito ay pahiramin pa siya, kaya mag-e-expand na naman siya hanggang 300 breeders. Naobserbahan ko kasi dito sa pagmamanok, kapag nakatikim ka na ng pera, palagi ka na mag-e-expand. Kapag nag-e-expand ka kasi, the more pa nadadami yung buyers mo kasi naaakit sila. Akalain nyo sa dami ng manok niya, 68 pesos lang a day yung nagagastos niya. Paano na lang kaya kapag siya na yung gumawa ng sariling niyang feeds? Kapag magaling ang diskarte mo, aasenso ka talaga. Useless ng cum laude, valedictorian, kapag kulang sa diskarte. Decal brown chicken yung napili niyang main production dito sa kanyang manukan dahil ito ang number one breed for organic and free-range egg production. Ito ay isang hybrid combination ng white leghorn at saka Rhode Island Red. Ang mga decal brownieser ngayon ay F1, ang first filial generation ng animal offspring. Ang breed na ito ay kaya mangitlog ng 150 hanggang 300 eggs per year. Sinasabing ang breed lang ng leghorn ang pwede makapag-produce ng 300 eggs per year. Pero marami din nagsasabi na kayang-kaya din yan ng ating decal brown dahil may dugo siyang leghorn. May plano din si Stern na mag-produce ng hybrid na shamo at decal brown. For sure, napakaganda ng kinalalabasan niyan. Pinapalago niya na rin ngayon ang kanyang upgraded native chicken para makapag-produce ng meat-type chicken. Again, sarap kasi talaga ng lasang native. Marami din gustong makipag-sosyo kay Sir. Pero ang sabi niya sa akin, bakit kailangan niya pa ng partner kung kaya niya naman siya lang mag-isa. Marami na ako nakilala na negosyo na merong mga kasosyo. Pero halos sa kanila, hindi po naging successful. Ang sarap kasing sa feeling na kapag nakabenta ka, sa'yo lahat mapupunta yung income. Lalo na kapag pamilyado ka na, mas kailangan mo ng malaking pera para matustusan ang pangangailangan ng iyong ginawang pamilya. Ang pagmamanok din ay isa sa livestock na pinakamadaling alagaan. Hindi mabigat ang trabaho at masyado lang madaling i-dispose. Kapag may layunin ka sa buhay, walang imposible. Kahit masipag ka kasi, kahit anuman yan, kayang abutin. Siguro napapaisip na kayo ngayon na baka pwedeng hiramin yung bakating lote dyan ng kapitbahay. Nakita ko rin yung sarili ko kay Sir dahil nag-umpisa din ako sa scratch. Gustong magmanok pero walang sariling lupa. Dadating ang araw, maiipon na maiipon mo yung pera na mabibigay sa'yo ng pagmamanok. Ito kasi yung farming na nagtanim ka ng mais, feeds at damo na tumubo ng karne at itlog. Sa video na ito, sana'y marami kang natutunan at mamulat ka sa katotohanan na ang negosyong pagmamanok hindi lang para sa mga mayayaman. Kung ikaw man ngayon ay may trabaho, halat mag-ipon ka ng husto para makabili ka ng manok na gusto mo. At ang manok na ang bahala na bubusog ng pitaka mo at bibili kung ano mang gusto mo. Kompleto ang araw basta kasama si Kennedy. Araw-araw habi mo gawin natin business. Habi mo gawin natin business.